ating mundo ay kamakailang na balitang nagkaroon umano ng sira o crack sa magnetic field nito. Maraming nagsasabi na ang dahilan nito ay dahil sa isang eksperimento umano na isinagawa ng ating mga siyentipiko sa nag-iisang pinakamalaki, pinakamahal at pinaka-advanced na makina na mayroon tayo ngayon sa buong kasaysayan. The world's most powerful particle accelerator. Machinery inside that tunnel sends beams of energy in a vast circle, so big. Scientists used the most complicated machine ever to solve one of the greatest puzzles to vex the human race. The Large Hadron Collider. Ang makinang ito ay tinatawag na Large Hadron Collider, isang makina na kung saan pinagbabangga nito ang mga particle ng napakabilis at napakalakas upang makita ang mas maliit pang mga particle sa loob nito. Ilang mga dekada ang kanilang matyakang hinintay upang sa wakas ay maisakatuparan ang paggawa ng kamanghamanghang makinang ito na may kakayahang parebolusyonaryuhin ang ating kaalaman at pag-unawa sa ating kalawakan. Ang Large Hadron Collider ay itinayo ng European Organization for Nuclear Research noong September 2008 na nagkakahalaga ng tumataginting na $4.75 billion o kung i-convert natin sa Philippine peso ay mahigit kumulang 300 bilyong piso. Para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang numerong yun, sa ganoong halaga ay maaari ka nang magpagawa ng bahay sa buong Quezon City na pinakamalaking syudad dito sa ating bansa ng 14 beses. Isipin nyo na lang kung gaano karaming pamilya ang magkakaroon ng kanilang sariling tirahan sa halagang yun. Nag-google ng napakahabang panahon ang ating mga inhinyero at siyentipiko upang maperpekto ang collider na ito. Magmula nun, ang Large Hadron Collider ay nakatulong upang malutas ang mga pinakanakakatindig balahibo hibong misteryo ng ating kalawakan. Gayunpaman, kamakailan lamang ay inihayag ng ilang mga siyentipiko mula sa CERN na noong pinagana nila ng malakas ang makinang ito ay nakakita sila umano ng isang bagay na hindi inaasahan at medyo nakababahala. Mula sa insidenteng ito, sinubukan nilang hanapin kung ano nga ba ang eksaktong sanhi nito. Ngunit sa ngayon, ang mayroon lamang sila ay mga teorya na maaaring tama o maaaring ding mali. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya naman samahan niyo akong pagmunihin kung paano nagkaroon ng crack ang magnetic field ng Earth dahil dito sa ginawang eksperimento na ito. Ang pinakamalaki at ang may pinakamataas na enerhiya na particle collider ay itinayo ng CERN sa pagitan ng 1998 at 2008 sa pakikipagtulungan sa higit 10,000 siyentipiko at daan-daang universidad at laboratorio mula sa higit 100 mga bansa. Isipin nyo na lamang kung gaano kalaki ang proyekto na ito na kinakailangan pang magtulungan ng 100 bansa upang maisakatuparan ito. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Espanya, Inglaterra, Germany, Switzerland, France at marami pang iba. Ito ay itinayo sa loob ng isang labusan o tunnel na may habang 27 kilometro o katulad ng haba ng buong NCR kung maglalakbay mula sa Silangan papuntang Kanluran. Sa ganoong haba ay maaari na itong maikumpara sa ginagawang Metro Manila Subway. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi ito dinadaanan ng mga tren. Bagkus ay mga high energy particle na umiikot ng 12,000 beses sa isang segundo. Ito ay may lalim ng mahigit 75 metro sa border ng France at Switzerland, malapit sa Geneva. Ang unang banggaan sa Hadron Collider na ito ay nangyari noong 2010 na mayroong nakakalulang lakas na 3.5 tera electron volts bawat beam. Ang lakas ng banggaan na ito ay kapareho kapag ang isang butil ng buhangin ay ibinangga natin sa ating planeta sa bilis na magdudulot ito ng mass extinction na maihahalin tulad natin sa pagkawala ng mga dinosaurs noon. Pero mangyayari ito ng 6 beses ng paulit-ulit. Sa madaling salita, kung tatama ang isang butil ng buhangin na iyon sa panahon ng mga dinosaur, hindi lang sila madodouble dead, kundi mag-12-duple dead pa sila. Ganoon kalakas ang impact ang nararanasan ng mga proton kapag nagbanggaan ito sa Large Hadron Collider. Nito lamang 2022 ay natapos ang pinaka-latest upgrade ng collider na ito na umabot sa hindi kapanipaniwalang 13.6 tera electron volts, higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa kaninang nabanggit. Sa sobrang lakas nito ay kinakailangang gawing habit na ng mga dinosaur ang magpa-wipe out araw-araw sa loob ng isang buwan ng paulit-ulit-ulit.
Ang collider ay binubuo ng apat na crossing point kung saan ang pinakamabilis na particle ay ipinagbabangga. Ang pangunahing pinagbabangga ng Large Hadron Collider ay ang mga proton, ngunit nagagawa rin itong pagbanggain ang mga mas mabibigat na ion. Ang pangunahing layunin ng collider na ito ay bigyan ng daan ang mga physicists na subukan ang mga hypothesis ng iba't ibang mga teorya ng particle physics. Ang isa sa pinakamahalagang eksperimentong isinagawa rito ay noong sinusubukan nilang sukatin ang mga katangian ng Higgs boson o kilala rin bilang God particle. Ang Higgs boson ay medyo komplikado para pag-usapan natin ngayon na kinakailangan pa ng hiwalay na video para mas palalim natin itong pagmunihin. Pero ang pinakasimpleng pagpapakahulugan nito ay binibigyan daan nito ang ibang mga particles na magkaroon ng kanilang sariling mass. Ibig sabihin, kung wala ang Higgs boson, hindi rin magiging posible na magkaroon ng mass ang ibang mga particles. Ang terminong hadron ay tumutukoy sa isang subatomic composite particles. Ang ibig sabihin ng salitang subatomic ay mas maliit sa atom. Samantalang ang composite naman ay nangangahulugang binubuo ito ng mas maliit pang mga particle kagaya na lamang ng proton at neutron. Tama kayo nang narinig. May mga mas maliliit pa na mga particle kaysa sa proton at neutron mismo. Hindi kagaya ng naituro sa eskwelahan na hanggang proton at neutron lang. Hindi dito kabilang ang mga electron sapagkat hindi tulad ng mga proton at neutron, wala nang mas liliit pa sa electron. Ang mga mas maliit pa na mga particle ay ang mga quarks na may anim pang iba't ibang mga uri o lasa at gluons naman na nagdadala ng puwersang strong force. Huwag mag-alala kung medyo nalilito at medyo hirap pang intindihin ang mga dabanggit na mga konsepto sapagkat pagmumunihin pa natin ito ng mas malalim upang tagos sa buto nating maunawaan pa ang mga ito. Ang mga karaniwang kilalang hadron ay kinabibilangan ng mga proton at neutron na kilala rin bilang baryon ang mayroong tigtatatlong quarks. Maliban sa mga baryon, nariyan rin ang mga meson na binubuo naman ng isang quark at anti-quark. Kapag may sinabing anti sa unahang salita ng isang particle, ang ibig sabihin nito ay magkasulungat sila ng charge pero magkaparehas pa rin ng mass. Ang mga ito ay tinatawag na antimatter. Ang mga meson ay napakadalang na makikita sa ating kapaligiran sapagkat mabilis itong mag-decay o mawala, kaya naman ang madalas nating makita ay ang mga baryon tulad ng proton at neutron. Ang baryon at meson na ito ang dalawang uri ng hadron, kaya naman ang ibig sabihin ng pangalan ng Large Hadron Collider ay naglalayong pagbanggain ang mga hadron upang ang mga quarks sa loob nito ay maghiwa-hiwalay at direktang maobserbahan ng makinang ito. Nang dahil sa napakalakas na banggaang ito, binibigyan tayo ng mata upang makita natin ang misteryong nakapaloob sa subatomic na mundo na dahilan upang magkaroon tayo ng mga ebidensya at impormasyon tungkol sa batas ng ating kalikasan. Ang mga data sa mga isinagawang mga simulation ng LHC ay nagdudulot ng tinatantiyang nasa hindi kapatipaniwalang 15 petabytes bawat taon. Imagine nyo na lang kung magpapaload tayo ng data na may 15 petabytes na promo, kinakailangan nating magkaroon ng allowance na nasa humigit kumulang 200 bilyong piso. Kung may ganoong promo ang Smart Telecoms halimbawa, ay mas malaki pa ang kikitain nito kahit may isa lang na mag-subscribe sa ganitong promo kaysa sa taon ng kinikita nito na umaabot lamang ng 160 bilyong piso kada taon. Sa nakaraang pagtakbo ng Large Hadron Collider noong 7 ng Hulyo, ang mga siyentipiko ay nagpanik sapagkat may lumitaw na isang higanting bitak sa magnetic field ng Earth sa parehong oras at araw ng pagtakbo na yon. Ang mahiwagang bitak na ito ay hindi tulad ng mga kidlat. Hindi rin ito panandalian. Sa katunayan, ang bitak na ito ay nanatiling bukas sa loob ng 14 oras. Ito ay nagbigay daan sa mga nakababahalang matitinding solar wind o ang mga charged particles na kadalasang electron at proton na ipinubuga ng araw at lubos na napakadelikado. Sa katunayan, ang solar wind ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang atmosfera ng planetang Mars. Ang Earth ay hindi nagiging tulad ng Mars na walang buhay, salamat dahil mayroon tayong magnetic field na pumoprotekta sa atin laban dito. Maliban sa pagkasira ng atmosfera, ay nagdudulot rin ng mga malalaking geomagnetic storm ang mga solar wind na maaaring mag-shutdown ng ating mga power grid, hindi paggana ng mga satellite communications at pagkasira ng mga electronic equipments na mayroon tayo ngayon. Ang isa naman sa kagandahan ng geomagnetic storm ay lumilikha ito ng ilang mga nakakabighaning auroras na tinatawag nating Northern at Southern Lights. Ngunit paano nga ba eksaktong lumitaw ang crack na ito? Nabuo ang crack na ito sa ating magnetic field dahil sa isa umanong pambihirang phenomenon na tinatawag na Co-Rotating Interaction Region mula sa araw o CIR. Nangyayari ang CIR kapag ang mabilis na solar wind ay bumangga sa mas mabagal na solar wind. Ang mga CIR na ito ay ang mga naglalakihang
mga plasma na nabubuo sa baba at kalagitnaang latitude ng rehiyon ng heliosphere ng araw. Ang heliosphere ay ang rehiyon na nakapalibot sa araw. Ang co-rotating interaction regions na ito na tumama sa Earth ay nagdulot ng isang pangmatagalang G1 class na geomagnetic storm. Kapag sinabi nating G1 class, maituturing ito bilang isang minor geomagnetic storm na kadalasan nagre-resulta sa maliit na miscommunication ng mga satellites. Ang pinakamataas na class ay ang G5 class o extreme geomagnetic storm na may kakayahang magdulot ng sandaigdigang mga sakuna gaya ng pag-collapse ng buong mga power system dito sa mundo. Pero ang tunay na tanong, dapat ba tayo mag-alala tungkol sa crack na ito? Bueno, ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat ipag-alala dahil ang mga bitak sa magnetic field ng lupa ay sinasabing isang normal na bagay. Ang kaso nga lang, pinaniniwalaan na ang mga bitak na ito ay nagbubukas sara ng mabilis pero ang nakaraang nangyari ay hindi inaasahang tumagal ng sobra-sobra. Ngunit sa kabutihang palad, walang anumang radio blackout o pagkawala ng kuryente na nauugnay sa pagbubukas ng crack na ito. Gayunpaman, ang mga residente sa buong Canada at US ay nakakita ng mga nakamamanghang Northern Lights. Nakaraniwang hindi kailanman nakikita sa mga rehiyon na ito. Inihayag din ng mga siyentipiko na ang araw ay patungo sa pinaka-aktibong panahon nito sa solar cycle. Ito ay hindi pangkaraniwang aktibo kaysa sa inaasahan. Nangangahulugan ito na ang mga pagkakataon na makita ang isang aurora ay lalago lamang sa mga susunod na mga taon. Pero napaisip ba kayo na posible kayang lumago nang lumago ang aurora na ito sa puntong makikita na rin natin ito sa Pilipinas? Ayan ang ating pag-uusapan sa susunod nating pagmumuni.